Hello guys, Mega Love shout out. Ayan, another day, another vlog. Ayan, magandang araw sa inyong lahat guys. San man kayo ngayon naroroon? Ayan, napakaganda ng weather natin today. Ang ating kalangitan is blue blue. Alright. Ayan guys, ang ipapakita ko sa inyo today, magluluto tayo. Ayan, ang ating lulutuin ay kinataang tilapia na may pechay. Ayan. Guys, so maya-maya ng konti, pakikita ko sa inyo yung aking niluluto. Alright. Enjoy for watching. So yun guys, nagsign na tayo ngayon habang niluluto tayo ng kinataang tilapia. Kumuha tayo guys dito sa likod ng bahay ng ilang pirasong dahon ng laing. Ayan. So may tanim kami dito sa likod ng bahay. At syempre, lagyan natin ng dahon ng malunggay. Since marami naman dito ng dahon ng malunggay, ayan, lagyan natin. At syempre, meron tayo dito ng sili. Hindi na natin kailangan kumuha ng or bumili ng sili. Dito na lang tayo kukuha sa likod ng bahay. Ayan guys. Ayan guys, pinakita ko lang sa inyo yung mga maaari kong makuha sa aming bakuran. Ayan, na isasama ko sa aking menu for the day. Shiran! So yan, ayan na guys. Medyo hinihintay na lang natin siyang maluto. Ayan na nga, pinagsabay na natin ang ating sinaing at ang aking nilulutong ulam. Ayan, kumukulo na siya guys. So, kailangan nating pahinaan ng kaunti nang hindi naman siya masunog. O, diba? Ayan, para hindi rin siya umapaw. Hinaan natin ng apoy. Ayan. Sakto lang na may tinubig natin sa kanya guys. So, yun. Body body, hindi siya nagkakayat, hindi siya kailangan ano, ayan. May umapaw man sa unti lang, body ba, ayan, ang ating kalan, no, pagkatapos natin magluto, kailangan natin linisin yan, para hindi agad kalawangin, body ba, ayan, ganyan siya, magkain tayo. Ayan, may lumalabas siyang kaunti guys, oh. So, buksan natin. Oh, sakto lang naman yung kanyang tubig. Alright. Takpan uli natin. Tcharam! So, yun guys. Okay. Pinakita ko sa inyo kanina yung maaari kong ilagay dito. So, meron yung ilang pirasong sanga or dahon ng laing or dahon ng gabi, di ba guys? Ayan, may sili, nilagay ko na rin dyan. Ang tilapyang ito guys ay mahigit 1 kilo. Ayan, 1 kilo na pinutol-putol natin, yung tatluhan ba guys? Ayan guys, so bukod sa laing guys, nilagyan ko rin siya ng pechay. Ayan. Pechay. Inuna ko yung tangkay niya guys. Ito. Mapapansin nyo, hinati ko siya sa dalawa. Ayan o. Pinutol ko siya kasi ayaw ni sister na sobrang haba. Ayan. So, yung dahon niya, ito siya. O, ayan. Putol. Diba? Inalis ko yung steam niya. So, sa pagluto ko kanina, inuna kong ilagay ang steam kesa sa dahon. Siyempre, yung gata guys, hindi ko na pinakita eh, masyado kasing ano, wala akong tagahawak ba. So, yun na nga. Nagata ko ng nyug. Nyug talaga. Siyempre, ano pang gagatain ko na? So, yun, nagtiga ako, no? Dalawang yung unang gata tinabi ko, yung pangalawa ang sinalang, una kong sinalang,
Yan, pinakuluan ko, nilagay ko mga ricado, sibuyas, sibuyas la luya. Yan. So yon, kumulo, pinakuluan. Pinakulo ko yung gata. So, siyempre, habang hindi pa nakulo, kailangan haluin ang haluin nang hindi siya mamuho. So, yung guys, kinukwento ko na lang, hindi ko na sa inyo na pinakita. Then, yung kumulo na siya, nilagay ko yung isda. Yung isda, nilagay ko. Then, sinunod ko yung steam nung, ano, nung laing at saka itong pechay. Yan, kasi medyo sila yung medyo matagal kesa sa dahon. So, yon, pinatuyo ko yung unang gata. Nung medyo maubos na siya, ibinuhos ko yung dalawang gata, pangalawang gata na tinatawag. I mean, yung unang gata kong tinabi, yun ang nilagay ko, ang huli kong inilagay sa akin niluluto. Ayan, tapos, nung kumulo, pinatakan, nilagay ko na si dahon. Ayan, ito guys, nakikita nyo yung mga green na yan. Nilagay ko siya. Nung kumulo ng gata, nilagyan ko siya ng kanting suka. Suka, ayan. Hinayaan ko siyang kumulo, nung nilagyan ko yung suka. Then, inilagay ko tong sili dahil wala naman tayong haba. Dapat dito yung siling haba, yung green. Since meron naman dito sa bakuran, so yun ang nilagay ko. Alright, so ngayon, hayaan natin siyang kumulo para lutong-luto yung gata at yung suka nilagay natin. O, diba? Ayan, ang bango-bango na guys. Ayan, maraming-maraming sa inyo lahat. Maraming-maraming salamat sa inyo lahat guys sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Ayan. Yung pagkulo niya guys, hindi lang yung apoy natin, no? O, diba? Ang kinis ng put ng kawali. Halatang everyday siyang, ano, wala na siyang kuskusan. O, kasi madalas itong gamitin kawali ito sa pagpiprito. So, yung puwit niya, nagkakaroon na lang mantika, kumapit na. Yan na, hindi na siya pinaputi ng bongga. Ayan. Check naman natin ate si, o, diba? Kunti na lang yan, guys. May in-in natin siya ng hanggang mawala yung ano yung bubbles ng sa ibabaw ng kanin. Ayan guys. Yummy yummy. Ayan, luto na yung ating gulay. Luto na siya guys, oh. Ayan. Oh, di ba? Sarap. So, tikman natin sa bandang gitna. Anong lasa? Kung pwede na bang mag-asawa si host. Wow! It's yummy! No? Nag-aano siya, nag-ahalo yung lasa ng suka. Yung lasa ng gata na manamis-namis. Yung lasa ng sili na medyo maanghang. Hindi naman siya kaanghang kasi yung sili niya guys, pinatak ko lang siya dyan, hindi ko siya dinurog, no? Ayan, tapos medyo, yung malapot ba? Oo, kasi may nilagay nga tayo nung steam nung laing. Siguro mga tatlong, o apat na steam. Bali, apat na dahon din siya guys. So, yun, sarap talaga. Ayan guys. Ayan. So, yung guys, ito yung ulam natin for lunch. Ayan. Diba? So, ang ganda niyang tingnan, guys, yung kumukulong siya, no? Yung bubbles. Alright. So, yan guys. Thank you sa inyo lahat. Mega, mega love shout out. Ayan. Sa team ni Don Areston. Ni Lola Gemma, thank you sa support. Bro Cesar, and of course, sa team ni Nanay, Ninay Inday. Thank you, guys. Ayan.
siya yun. Sino dyan guys yung ano? Sino sa inyo ang mahilig sa gata? Ayan, sa gulay na ginataan. Ay, diba? Ayan, ako, bet ko yung sa ginataan yung may ano talaga, yung medyo maanghang eh. O, diba? Tapos, sa parte ng isda, ang pinaka-bet ko dyan, ito. Ayan. Yung bandang gitna. No? Sumunod, itong ulo. O, diba? Kitang-kita naman, guys, sa sobrang lambot na niya. Hindi naman siya madudulo, guys, kasi nilagyan ko siya ng suka. Ayan, check natin yung ilalim. Kasi baka, ano, tuyo na siya. Baka, akala lang natin, marami pang sabaw, pero yung ilalim niya, no? Check din natin paminsan-minsan. Diba? Ayan. Solve na naman ang ating pananghalian. Ayan. So, yung guys, hindi na ako nag-video talaga nung ano yung mga niready kong Ricardo. No? Kasi nga, wala na akong time na magpipindot-pindot. Yung pansin nyo guys, hindi na ako nag-e-edit. Kasi yung gamit ko cellphone, ang hirap mag-ano sa cellphone. Ayan ang apoy natin. Yan ang apoy natin guys. Inaapa natin. Wait lang. Ayan. Inaan lang natin ng kaunti. Kasi baka masunog naman ang ibabaw. Ang ilalim ng ano. Ayan. Ayan guys. Alright. Ayan ang request na ulam ng aking sister. Si Buntis. Ayan. Bet niya ang ginataan ngayon. Ginataang tilapia. Fresh na fresh. Galing sa rep. Hindi guys. Nilagay mo natin sa rep kasi ano pa ito binili. Kaninang umaga. Baka siya masira agad eh. Ako apoy. Diba? Pakatihin natin yung gata, yung sabaw niya guys kasi medyo ano. Kailangan luto ang gata para hindi agad siya masira. 'Di ba? Since may suka naman siya, 'yun. Hindi naman siya masisira kasi may suka. Diba? Oh guys, magkano din to kapag binili mo ng luto? Alam niyo ba guys, ang isang order ng lutong ulam ngayon, 50 pesos, pinakamura. Ayan, 50 pesos, 60 to 70, my God. O kasi guys, pag kami ano, pag sinasamahan kasi sister ko magpa-check up, siyempre inabot kami doon ng alas 2. No, pupunta kami maga-maga, inaabot kami ng tanghali. So, siyempre, no choice. Hindi na namin kailangan lumayo or hindi na namin kailangan hintayin kung oras kami uwi kasi si Buntis bawal magpalipas ng gutom. Hindi sa kanya satisfied ang biskuit, so kailangan nang magkanin. Yun nga, nung umorder kami, gulay lang yun guys ha. Gulay, nalaalang ka. Bukod pa yung prito. Kung gusto mo nang mayroong kasamang isda, no? Yung gulay niya is 35, imagine.
Then yung isda, 50 pesos. 'Di ba? 50 pesos pritong isda, guys. So, ang 100 mo naman, isang kainan lang. May sukli pa naman yung pambiling candy. O, oh, diba? Misan nga naisip ko, makapag ano na nga lang kaya. No? Isa rin yun sa maganda ni Kosyo eh. Magtinta ka ng ulam. No? Siyempre maganda doon sa maraming tao, ba? Diba? Para ano? Para mabilis maubos. O, oh, diba? Maganda guys yung sariling luto. Kasi alam mo kung paano niluto. Diba? Hindi yung kaya yung iba eh ano, para safe nga naman. No? Kakain nila sa Jollibee, McDo, mga ganyan. Pero ewan ko rin lang. Safe naman doon. Kasi ano, isi-serve sa iyo na mainit pa. Diba? Ayan guys, thank you for watching. Bye, God bless you all guys. Love, love, love. See you next vlog. Thank you, thank you.